Yung balita ngayon sa Manila Standard, sabi rito, US, Philippines, seek civil nuclear pact to reduce emissions. Makikita man niya, Mr. Marabilias, magiging hysterical yung China sa ganitong balita. Ikaw, sabi noon ni Enrile, si dating defense secretary now legal, ano, legal advisor ng ating Pangulo, presidential legal advisor, noong pananaw niya ni Marcos, itong anyang ano, bataan na nuclear power plant, ang intention talaga niyan, yung ultimate ano, aim, mga kababayan, ay para makadevelop tayo ng sarili nating nuclear weapons. Kaya niya, in-establish siya ng nabataan nuclear power plant, una niya, for civilian use. Then next, mga kababayan, para makadevelop ng nuclear weapons, itong-ito yung sinasabi natin po, na dapat gawin po natin. At ito na po siguro yung simula. At huwag kayong magtaka kung lalong i-intensify ng mga dilawang DDS Chinese supporters dito sa ating bansa, yung mga protest at black propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nung panahon ng kanyang tatay, ang ginamit po ng mga Chinese, yung mga kalahi nila na mga dilawang politicians, pati yung si Damaso, si Cardinal Sin, Chinese. Di ba? Yung pumalit mga kababayan after the end sa people power, ginamit nila sympathizer. Kasi po, Chinese yung dugong nananalaytay. Si Coricong, usapan doon sa Amerika with our defense and security officials. At yung Amerika na mismo, yung nag-aalok sa atin. Di ba napakaganda ito, mga kababayan? Pabor na maging nuclear power po tayo ng Amerika kasi kalyado nga po natin. Siyempre, hindi tayo threat sa kanila. Yung mga bansa na gustong maging nuclear power tulad ng North Korea at saka Iran, kontra siyempre yung Amerika. Hindi, kaway kasi. May apprehension yung mga Amerikano na pag sila ay naging nuclear power na nga din po, mga kababayan, gagamitin po nila yon para iharas yung American interest all throughout the world. Pero tayo po hindi kasi may MDT po tayo, Mutual Defense Treaty with America. So that's the favor na pwede nating makuha, mga kababayan. Importante lang po, huwag tayong pauutong muli kasi itong topic na to, itong issue sa paggamit ng nuclear power sa civilian use, mga kababayan, is being discussed now. Diyan po, mga kababayan, sa Kongreso. Nagsasagawa na sila ng congressional hearing sa possibility na buhayin muli yung bataan nuclear power plant, o kung hindi, mga kababayan, gagawa tayo ng bago kung alin po yung madali at makakatipid po tayo. So sabi rito sa balita, the United States is looking to forge a civil nuclear cooperation deal with the Philippines as the latter pushes to reduce its greenhouse gas emissions. Sabi po ni U.S. Secretary of State Antony Blinken kahapon po. So sabi po rito, mga kababayan, the U.S. will be providing technical assistance and regulatory guidance to support the growth of the Philippine Civil Nuclear Energy Program, Blinken said in a press conference in Washington. Iyan yan, Mr. Marabilias, para naman yan sa energy needs ng ating bansa. Yan na nga po. Ito'y mga conman lang. Sabihin na natin na frontman lang po ito. And in fact, yun mismo, sabi ni Enrile, yung intention. Una, for civilian use, yung bataan na nuclear power plant, tanong ninyo kay, kay Enrile. May mga interview sa kanya at kasama ito sa isinulat niya sa kanyang, libro, mga kababayan. Pinaliwanag niya kung ano yung intention. Defense Secretary siya dati kasi, mga kababayan. Kaya alam niya kung ano yung intensyon talaga ng dating Pangulong Apulakay, Ferdinand Edrelin Marcos Senior. So itong pinag-uusapan ngayon, the same thing po. Una, civilian use, and later on, kasi barkada naman natin yung Amerika, then tutulungan tayo nila to develop nuclear weapons as a deterrence dito po sa ating bansa. Security deterrence po. Kaya sabi ko nga po kanina, sigurado, kasi alam naman ito ng China. Gawain din kasi nila.
eh, matalino yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya siguradong magiging hysterical lalo. At they will intensify their support sa mga agents nila rito po na mga dilawan dito sa ating bansa para gatungan yung mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan po ng mga propaganda and interviews, mga kababayan sa mainstream media na mga kalyado nila. Yung siging ano, celebrate ng Kong Hiwatay. Anyway, so sabi rito mga kababayan, we're looking to grow our cooperation through a 1-2-3 agreement on civil nuclear cooperation, which will make it easier for us to share technical knowledge as well as nuclear material equipment. So importante talaga po na yung ating ano, yung ating constitution ay maipos natin ang amendment, kasi bawal po sa ating constitution yung mga nuclear materials na pumasok dito sa ating bansa. Kasi nga po, China inspired po yung ating constitution, kasi po revolutionary constitution po yon, established by Korikong government, backed by them. Kaya nga yung Korikong government po pinalayas po yung mga base militar. Yung mga kaalyado kasi, majority ng mga senators na umupo, kaalyado nila na ano, na infiltrate yung kanilang isipan, na lason sa mga propaganda. So pinaniwala tayo na hindi gagalaw yung China kung halimbawa mapalayas yung mga Amerikano. Ayon, nagtagumpay po sa propaganda yung mga kalaban ng gobyerno na umupo, mga kababayan, bilang gobyerno ng ating Pilipinas, allied pala, serving the interest of the Chinese ano, government. Kaya huwag tayong pauulit, mga kababayan. Huwag tayong pauuto. Alam na natin kung sino-sinong ginagamit na mga instruments nila at mouthpiece nila, mga kababayan, ngayon para siraan itong relasyon ng Pilipinas at Amerika, yung lalo pang pinalakas na relasyon with our President Bongbong Marcos ang nag-initiate, mga kababayan, nito. So sabi rito po, the United States 1-2-3 agreement is a legally binding framework for peaceful nuclear cooperation between the US and its partners, according to the US Department of State website. The criteria require 1-2-3 agreements to legally obligate our partners to observe specific standards in a multitude of areas, including peaceful uses. Kahit man po tayo, alimbawa, after na ma-develop natin yung nuclear energy for civilian use, and later on, yung pag-develop natin ng nuclear weapons, hindi man po yun for aggression. It's not for offense or offensive action. It is for our defense. Yan po ang malinaw. Kahit nga itong balikatan, ano, military exercises, hindi additional exercise, mga kababayan, pinaliwanag na ng ating Pangulo na kung wala man anyang lulusob sa atin, huwag anya kayong matakot na ito gagamitin para sa inyo. O, wala kami anyang gagawing aksyon, sabi po ng ating Pangulo sa interview sa kanya during the araw ng kagitingan doon sa Bataan. Ang ginagawaan niya natin, we have to strengthen our defense capability. And that is our right as a country, na kailangang malakas yung ating defense para walang mag-attempt sa atin, mga kababayan, na manakop. Dama po? Kaya huwag kayong naniniwala dito sa mga nagsasalita sa mainstream media. Mga propagandista sila. Malamang funded sila, mga kababayan, ng kalaban ng ating gobyerno. Or mga foreign funded po sila. Or mga mercenaries po. Nagsasalita sila. Binabayaran ng foreign interest, mga kababayan. Yan tawag ko nga sa kanila, mga makapili. Naglipana na po nga.